Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel, Cherry Butter PH. So for today, magbibigay po ako ng updated version ng aking last content na How to Renew Trainer's Methodology Level 1. So may updated po ang TESDA at yan po ang ibibigay ko sa inyo for today. So, para makapag-renew ng ating Trainer's Methodology Level 1 starting ngayong September 2024, ito po ang mga requirements na kailangan nating i-comply. Number 1, kumuha po ng profile assessor or trainer's profile application form. Hihingiin nyo po yan sa inyong TESDA provincial office. Dapat naka-ready rin po or tandaan nyo pa po ang pangalan ng inyong tatlong competency si assessor during your TM1 training. So, dapat alam nyo yung pangalan ng tatlong naging assessor ninyo and then yung name ng assessment center. Number 2, dapat dala nyo po ang inyong original TM1 certificate. Number 3 po, gumawa ng letter of intent na naka-address sa inyong TESDA provincial director kung saan province kayo magre-renew ng inyong TM1 certificate. So, state nyo lang po sa inyong letter of intent the reason bakit kailangan nyo i-renew ang inyong TM1 certificate. So, yun lang naman po. Number 4, maghanda po ng Xerox copy ng inyong active national certificate. Number 5 po, passport size picture na studio taken, colored po with white background na may name tag. So, ang pattern po ng name tag ay last name, first name, and middle name po. So, isang passport size picture lamang po. And then, maghanda rin po ng isang 2x2 picture na studio taken din po. So, make sure na kompleto ang lahat ng requirements na nabanggit pagpunta nyo sa inyong TESDA Provincial Office para mapabilis ang pag-renew ng ating Trainer's Methodology Level 1. Thank you po.